Hello mga bossing, magandang araw sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-fabricate ng susi ng Honda Beat. Dinala ito sa akin, ito ignition switch, dahil nawala ang kanyang susi. Pag Honda Beat, may shutter ito, ano? Yun bang na isasara yung ano, lalagyan ng susi? So, bago natin ito magawa ng susi, kailangan buksan natin ang shutter. Ngunit, hindi natin basta-basta mabubuksan. So, ito yung susi na blanco na ating gagamitin sa episode 2 nito. Kasi sa ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan ang shutter. Ang shutter ay hindi pa kayang buksan sa ngayon dahil wala pang magnets or magnet na nakalagay sa loob ng itong apat na butas sa handle ng susi. Ito yung mga magnet na pag bumili ka ng blankong susi, limbawa pang Honda Beat o kaya Mio, merong kasamang ano na yan, magnet para ilagay sa butas. So, alam natin sa paaralan, sa elementary tayo, pag pareho ang pole, magre-refill yan, no? So, baliktarin natin ang polarity ng magnet. At alam natin pag opposite poles, mag-a-attract yan, didikit. So, baliktarin natin ulit ang polarity, yan. Like poles, repel. Pag unlike or opposite poles, ano yan, didikit. At yan ang prinsipyo sa loob ng shutter. Dahil sa aksyon ng magnet, hindi mo mabubuksan kasi may umuusli na maliliit lang na bagay. So hindi na kaya umikot ng may freedom. So, sa ngayon, wala pang magnet yung blankong susi natin. So, hindi pa natin kaya buksan. Siya nga pala, huwag kayong magtaka bakit walang background music. Dalang-dala na kasi ako dahil mahirap mag-edit para ma-monetize. Pag meron ka kasing copyrighted na music na ginamit, nako, ang hirap. Kaya maganda na yung safe. Kasi nga pala, hanapin natin yung tamang direksyon ng magnet. So kung ano yung didikit sa metal ng shutter, yun din ang direksyon ng magnet na ilalagay natin sa butas. May apat na butas itong handle natin, hindi kasama yung butas sa gitna. Pero tatlong butas lang ang may magnet. So, ganito ang direksyon ng magnet nung dumikit sa shutter. Kaya ito rin ang direksyon na ilagay natin sa butas. Kaso lang talaga masikip kaya kailangan natin ng matigas na bagay para maipasok natin ang magnet sa loob ng handle. So, isang magnet pa yung nilagay ko. I-try natin, pero for sure, hindi ito mabubuksan dahil tatlo ang kailangan. So, kulang pag isang magnet lang. So, lagyan natin ng pangalawang magnet at hahanapin natin ulit yung tamang direksyon ng magnet. Yan ay dumikit. So, baliktarin natin. Ayan. Ito yung tamang direksyon ng pangalawang magnet natin. Talagang masikip. Tulak natin ng screwdriver na malapad.
Di kaya, kailangan natin itong ano, wooden handle ng ating kikil. Yan, ay pasok na. Ulitin natin para may pasok lahat. So, dalawang magnet na ang nailagay natin, pero siyempre, kulang pa ito na isa. Kaya expected na hindi pa ito uubra. So, pangatlo, ito yung pangatlo. Yung ganyang direksyon. Pagbalikta rin natin, oh, ayaw. So, hindi yan. Yung direksyon na didikit yung magnet sa metal. Metal kasi yan. Yan, oh. So, ito yung direksyon ng pangatlong magnet. Pasok natin. Oh, napakasikip. Yan. Masikip talaga. Ito, gagamitin natin ang handle ng ating file, ating kikil. File, no? Yan, itong matigas na kahoy. Napakahirap pasok. Pero tiyagaan lang. Actual talaga ito, ha, hindi ito naka fast forward talagang in real time. So na ipasok na natin ang tatlong magnet. At for sure mabubuksan ito. Ayan, kita nyo na. Nag-o-open na, close open. Ganyan lang mga busing kung paano maglagay ng magnet dyan sa handle ng ating bagong susi. Wala pa itong ngipin, wala pa itong kanal na susi. Gagawa natin ito ng ngipin at kanal, pero ang challenge sa totoo lang kung paano mo i-disassemble itong ignition switch para sa mga ngipin ba ng susi. Ituturo ko sa inyo. Tiyagaan lang talaga ito. Mura lang. Ang kailanganing materialis, kikil lang, no? Yung round na maliit at saka yung triangle, pwede na. At saka nabibili itong blangkong susi sa online. Please like and subscribe.